Wish 107.5. Welcome back dito sa Milrops TV. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigyan niya sa atin. So ngayon guys, ang pag-usapan natin yan tungkol sa wheatgrass, isang uri ng food supplement na kung tawagin ay wheatgrass. Ngayon guys, so may apat tayo na dapat malaman dito. Una, ang kanyang pangkalatang idea. At sa pangalawa, yung kanyang uses and efficacy. Ayan. Yung sa pangatlo, kanyang dosing. Ayan guys. Apat, yung side effect. At sana tapusin yung video na to guys. At sana tiyak na may matutunan na naman kayo ditong bagong kalaman tungkol dito sa talakayin ko sa inyo ngayon itong wheat grass. Ayan guys. So dito na tayo sa pangkalahatang idea or overview. Sabi dito, wheatgrass is a kind of above ground parts, roots, and rhizome are used to make medicine. So, ang wheatgrass ay bahagi siya ng ugat and rhizome are used to make medicine. Yung kanyang kanyang body, yung kanyang mga ugat ay ginawa nilang medicine. Ito ng wheatgrass. Ayan. Wheatgrass is a open used as a source of nutrient. It contain vitamin E, vitamin C, and iron, calcium, magnesium, and amino acid. So yan guys ang makukuha natin dyan sa wheatgrass. Muntay dito sa kanyang how it's work, kanyang uses and epic and green chlorophyll. A green pigment found on plant, consider the blood of the plant. So, meron din to siyang napalooban din to ng chlorophyll. So, yung chlorophyll na imbanggit ko rin sa inyo yung na nakarang kong mga vlog, yung kanyang mga health benefits, ang kanyang magandang mga benepisyo. So, may kasama rin itong chlorophyll, itong wheatgrass. Ayan guys. For seeds, wow! The pills or powder form. So, meron din siyang powder form, pills. Ayan guys. So, katulad din siya ng chlorophyll, meron din siyang pills, powder. Ayan. Yan ang kanyang supplement. Ayan guys. Increase energy level. Ayan guys. So, nakakatulong itong wheatgrass para patasin ang ating energy level. Help with weight loss. Ayan. Nakatulong siya na pababain ang ating timbang sa mga tao na gustong umayat. So, subukan niyo itong wheatgrass guys. At para prinsip ang gagawin natin ay kailangan muna tayo na magtanong sa doktor para may guide kayo ng tama dito kung gusto kayo na mag-avail ng ganitong produkto. Maigi pa rin na magtanong sa doktor. Ayan guys. Wow!
Sabi dito, diprotic against disease, increasing healing and mental clarity. Ayan guys, yun ang kagandahan ng wheatgrass. So, pinapataas ang kanyang healing and mental clarity. Ayan guys, yan ang dapat natin maintindihan dito sa video na to, sa mga kagandahan dito sa wheatgrass. Ayan guys, 1500 of important enzymes, one of being the COD enzyme and anti-aging enzyme. So meron siyang enzyme, yung enzyme enzyme guys, konting idea lang dito kung ano yung enzymes. Yan ang tumutulong sa atin para tunawin ang ating mga kinakain, yung enzymes. Ayan, karamihan makukuha yung enzyme guys sa mga ganitong, sa mga fresh food, yung mga nakaraan na tinatalakay ko tungkol doon sa raw food. Ayun, yung mga sa mga hilaw na mga pagkain ay doon ang sagana ang enzyme. Kunting trivia lang doon, kasi ang enzyme guys, pag ang pagkain, once na niluluto mo yan at nababawasan yung enzyme. So dapat ang pagluto dyan tungkol sa, para hindi mawala yung enzyme, karamihan dyan sa mga health conscious, yung kanyang lulutoy lang nila ng half cook or kakainin nila ng hilaw para nga maabil nila yung enzymes, guys, vitamins and mineral na makukuha natin dito sa wheatgrass. Equivalent of more than 2 pounds of vegetable. So marami kang makukuha dito kung ikumpara mo sa mga gulay. Marami siyang minerals and vitamins. Ayan guys, sana nasundan niyo itong tinatalakay ko sa inyo. At kung may mga katanungan kayo doon tungkol dito, ay sinasabi ko sa inyo, lagi pa rin na magtanong kayo sa doktor, sa espesyalista, para ay may guide kayo sa tamang supplement na may magbagay sa inyo. Yan. So sa madaling salita, ay itong wheatgrass ay maganda sa ating mga balat. Gusto ninyo na mawala ang yung mga itching, tinnitus, sag-in. So yan ang i-try nyo itong wheatgrass. Ayan guys, so sinasabi ko sa inyo, mayroon siyang chlorophyll na katulong dito na i-increase yung red blood cell. Ayan ang dapat nating maintindihan sa video na ito guys. Ayan, maganda din siya sa anemia, cancer, diabetes, high blood pressure, preventing infection, preventing tooth decay, removing drugs, metal toxin and cancer causing substance from the body. So maganda siya sa panglinis sa ating katawan, itong wheatgrass. Ayan guys, wound healing and other condition. Ayan guys, yung kanyang uses and efficacy ayon dito sa ating statement dito sa ating natuklasan tungkol dito sa
with grass and reducing. Reducing the appropriate dose of wheatgrass depend on several factors such as the user, age, health, and several other condition. And guys, depende yan sa gumagamit ng dito sa wheatgrass, yung kanyang edad, yung kanyang health condition. Ayan guys, lagi kong sinasabi sa inyo, kung bago kayong mag-proceed sa ganitong, gusto kayong gumamit ng ganitong supplement dito sa wheatgrass, magi pa rin na kumusulta tayo sa doktor, magtanong tayo sa doktor, sa mga espesyalista, para ma-guide kayo ng tamang dosage na nababagay sa inyong kalusugan, para wala tayong magiging problema, side effect. Is pangapat yung side effect. So when taken by mouth, wheatgrass is a likely seed. When taken in food amount, it is possibly seed for the most adult. When taking in medicinal amount up to 18 months. So, sit daw siya hanggang 18 months at wala pa silang reliable source na napatunayan na itong wheatgrass, paggamitin mo siya ng mahabang panahon kung sip ba ito gamitin. Yan ang dapat nating makikita sa video na to at maintindihan sa video na to. So ngayon dito naman tayo sa so interaction. We currently have no information for wheatgrass interaction. So wala naman daw nakipag-unayan na nagsabi na ano to, masama to. So okay siya. So yan ang dapat nating intindihan sa video na to, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, at kung mahilig kayo sa ganitong video, i-consider mo na tong channel ko na i-subscribe at paki like na rin and share at paki-hit yung notification bell para updated kayo pag may bago akong video na i-upload. Ayan guys, at hanggang sa muli kong mga video, ako'y magpapaalam na sa inyo, and God bless. Bye bye.